What's up boys, this is Miko from Men's Fashion MD, and for this video, I will do 20,000 steps for 5 days. So, anong trip ko? Ba't ko gagawin to? Wala lang, trip ko lang, ba't ka ba nang ngilam? Hindi, joke lang. Teka, kasi right now, I'm on a 2 weeks mandatory leave because of COVID. Everyone knows about that. And I'm trying to find things to do kasi wala naman akong ginagawa sa bahay. And sakto kasi I'm on a cutting diet this season, so I'm trying to lose as much body fat as I can. And nag-research ako kung ilan yung minimum steps per day to be healthy, and mostly lumalabas is 10,000 steps per day. So to make it a challenge, sabi ko why not double it, diba? So ayun, kaya naging 20,000 steps per day. So I will do it for 5 days, and I hope kayanin. But before anything else, just a disclaimer, I'm not a fitness expert, I'm not a nutrition expert, I'm just trying to be as healthy as I can. So I'm just doing this for fun. So by the way, if you are new to this channel is about men's fashion, grooming and lifestyle. So if you're interested about that, click the subscribe button. Okay game. So today's day 1, Monday. So nag-start ako kaninang 11 a.m. So right now it's around, I think, 1:30 p.m. na. So naglalakad ako dito for more than 2 hours na, more or less, kasi medyo nagpahinga ako. And right now I'm around, I think, 14,000 steps na. So konti na lang, medyo malapit na. So I hope magawa ko siya for 5 days kasi most probably nakakapagod to at masakit sa katawan, pero bahala na, I'm just doing this for this video and for this challenge. So let's go. So kanina bago ako maglakad, nagtimbang ako, and right now I'm 74.6 kilograms. I'm 24.8% body fat. So my goal is to reduce my weight as much as I can. So actually ang goal ko talaga ma-reduce yung body weight ko to 20%, kasi right now I'm slightly overweight. So based dun sa app na ginagamit ko, I'm categorized as thick set. Basically, I have high muscle mass and high body fat percentage. So ang goal ko is ibaba yung body fat percentage ko for these 5 days. And after 5 days, let's see kung ano magiging results. Discuss natin yung results. Maybe I will discuss the pros and cons. Ano yung mga benefits niya. And kung ano yung mga susan ako nahirapan siguro about that. So yeah, I'm looking forward to it. Okay, so right now it's almost 2 p.m. 1:45 p.m. to be exact. I'm almost 16,000 steps and nagutom na ako. Hindi pa ako nagla-lunch and pagod na ako. So uwi muna ako, papahinga muna ako and mag-lunch muna ako. And then later, siguro around 6 p.m. bago maggabi, I'll come back to continue the challenge. So let's go, I'll be back. What's up boys, time check, it's 6:20 p.m. So right now I'm at 17,500 steps, I think, hindi ko alam. Pero yung konti na lang, so let's go. By the way, kanina, pagka uwi ko, pagkatapos ko mag-lunch, sobrang pagod ko, midlip talaga ako. Tapos nagbasa lang ako ng libro, yun lang ginawa ko, talagang nagpenga lang ako kasi hindi ko in-expect na magiging ganun siya, kahirap. Pero eto, patapos na ako, hindi ko alam na kaya naman pala, so let's go, konti na lang. I did it. Oh, sa wakas, natapos din yung 20,000 steps na yun. Grabe. Hindi ko in-expect na magagawa ko siya. Actually, nung una, hindi ko in-expect na magagawa ko yung 20,000 steps. Kasi usually, hanggang 10,000 steps lang talaga ako. Pero sabi ko, kaya naman pala. Pero ewan ko lang, for the next 5 days, baka bukas pag-gazing ko dito, sobrang sakit ng paa ko. Pero bahala na, pero I think kaya naman. So day 1 is done, see you tomorrow on day 2. What's up boys, I'm back. So it's day 2. So I started early, 9:45 a.m. pa lang, medyo maaga ako nag-start ngayon para
Natapos ko agad. So actually ang goal ko ngayon, tapusin agad yung 20,000 steps in 3 hours straight. So hindi ko na siya itutuloy mamaya ng gabi. So sana kayanin ko ng straight kasi medyo mahirap siya talaga. So let's go. So kagabi, habang natutulog ako, sobrang sakit ng katawan ko. So akala ko hindi ko matutuloy itong challenge na to sa day 2 kasi sabi ko hindi pala kaya, sinong niloko ko. Pero nung paggising ko, nung pagbangon ko na, nagulat ako kasi actually mas may energy ako ngayon compared sa mga previous days. Tsaka mas nakatulog kasi ako ng maayos ngayon eh. So maybe that's one of the pros ng paglakad. You have more energy and more sleep. Siguro dahil nga sa pagod din. But actually, yun, maybe that's one of the benefits. Okay, time check. It's 10:43 AM. Almost 1 hour na ako naglalakad. And right now, I'm at around 7,200 steps. Actually, tingin ko kaya ako matapos. Kasi hindi pa ako ganun pagod. Siguro dahil nasanay na. Kahit isang araw pa lang siyang ginagawa. Although, lagi naman talaga ako naglalakad. Pero right now, after 1 hour, 7,000 steps na agad ako. So, all more than 30% na ako. So, I think kaya ko siya matapos. Let's go! Parang ang sarap ito gawin araw-araw guys. Kahit hindi siya 20,000 steps. Kahit 10,000 lang. Kasi kung ganito naman yung paligid mo. Ano, parang ang sarap maglakad-lakad. Kasi talaga nakaka-relax. Ganyan, wala kang iniisip. Actually, stress relieving siya. Kasi habang naglalakad, wala akong ibang iniisip, naglalakad lang ako, unwind lang, just appreciate the nature here. Although nasa city ako, pero at least meron pa rin ganitong mga park. What's up guys, time check, it's 11:10 AM. So I'm halfway done, I'm around 10,200 steps. Okay Julie, yung mabilis ako ngayon, medyo maaga ito matatapos. So right now, pupunta akong grocery kasi bibili ako ng dinner ko kasi meron ako sinusundan na diet plan for this week kasabay nitong challenge na to para mag-reduce ako ng body fat. So maybe that's a good tip if you want to really increase your daily steps. Mas maganda siguro kung bibilin mo yung daily needs mo ng everyday, hindi yung isang biglaan mo lang na bibilin para everyday ka maglalakad, pupunta ang grocery. So imbis na mag-commute ka siguro, kung malapit lang naman yung grocery sa inyo, maglakad ka na lang. Miski ako mayroon akong may car ako, pero hindi na lang ako magka-car kasi malapit lang naman yung grocery dito. So ayun, ang gagawin ko everyday, bibilin ko yung dinner ko imbis na bibilin ako ng isang biglaan lang. So ayun, that's a good tip. See you guys. Here I come. Yan guys, kung mahilig kayo sa Century Tuna, actually ito kasi yung dinner ko. Instead of the regular Century Tuna na hot and spicy, yan, ito kasi yung regular. Huwag yan yung piliin nyo. Mas maganda itong Century Tuna Light. This has less fat and less carbohydrates. So mas okay yung macros nito. Tignan nyo yung macros nya. So sa entire can na to, it has around 3 servings. So times 3 nyo na lang lahat ng nandito. So it's around 30 grams of protein, 6 grams of fat, and 3 grams of carbohydrates. So that's actually a good number when it comes to the macros. What's up boys? I'm back from the grocery store.
So time check, it's 11:42 a.m. So maaga-aga pa. And right now I'm at 13,100 steps yata. Nandiyan naman sa gilid. And see, just by going to the grocery store, I add 3,000 steps sa daily step count goal ko. So actually that's a good number, 3,000 steps just by going to the grocery. So pwede mo rin siyang gawin sa daily activity mo kung kailangan mo talagang iangat yung daily step count mo. So right now, pahinga muna ako dito. Sobrang sakit na napao. Pahinga muna ako dito sa damuhan dito sa park. And just enjoying the view. Maibon dyan sa paligid, lumilipad. Just listening to the nature. And yun, ang binili ko lang naman, yung Century 2 na lang. Tsaka yung tubig lang. Yun lang binili ko. Siguro inisip mo bakit nagdedilata ako. Actually, maganda yung macros nung Century 2 na, and fit naman siya sa daily macros ko. Actually right now I'm on a caloric deficit. So ang maintenance na daily calories ko is around 2300 calories. But right now during this challenge, I'm just eating around 1300 calories. So yun, nasa caloric deficit nga ako, minus 1000 calories plus yung itong 20,000 steps ko. So I'm burning around 800 calories. So ideally I'm just having 500 calories of food per day for 5 days. So medyo delikado yun. Actually hindi siya healthy kasi ang daily recommended calories for men is around 1500 calories. So if you're consuming less than that, you should consult a doctor. But I think kaya ko naman siya, and I'm feeling good. Actually pagod ako ngayon pero kaya ko pa naman. Masakit lang medyo yung paa ko, kaya pahinga muna ako saglit. And I'm around 60% done. So konti na lang matatapos na. I think mga isang oras na lang kaya na yung matatapos. And so ayun, pahinga muna ako for now. What's up guys, I'm back. Okay, so resume na natin yung paglalakad ko. Time check, it's around 12:07 p.m. So it's around noon time. And 7,000 steps na lang, matatapos na ako. So I think mga 1 hour kaya na yun. So tatapusin ko na siya ngayon. Siguro by 1:15 p.m. tapos na ako. So let's go, I'll be back. What's up guys, time check, it's 12:45 p.m. Grabe, sobrang sakit na pa ako. Nakupo ako ngayon dito sa bench kasi hindi ko na kaya. Sobrang sakit sa pa. Pero kaya yan, konti na lang, 3,000 steps na lang, matatapos na ako. Maybe 30 minutes more. Ay grabe, ako, ba't ko ba ginagawa to? Nagsisi, dito lang. Kaya yan. Let's go. What's up guys, I'm done. Tapos na ako. Grabe, talagang 3 oras talaga yung kinakaya niyang oras. Yung 20,000 steps. For me ah. Kasi, ewan ko. Pero mabilis ako maglakad. Siguro kung mabagal ka maglakad, mas more than 3 hours pa yung i-consume sa'yo kapag ginawa mo itong 20,000 steps. But for me, it took 3 hours talaga. For 2 days, 3 hours ang inabot para makompleto ko yung 20,000 steps. And right now, it's around 1:21 p.m. And grabe, yun na kaya. Ayaw na maglakad yung araw. Baka pumilata lang ako buong araw magtapos ito. Pero ayun, day 2 is done. 3 more days to go. And I think I can do it. So I'll see you guys again tomorrow for day 3. That's all for today. See you again next time.
What's up, boys? I'm back. It's day 3. Feeling good right now. Nawala na yung masakit ng katawan ko, legs ko. Medyo masakit pa rin yung legs ko, pero hindi na ganun masakit. Siguro dahil nasanay na yung katawan ko, nalalap na yung katawan ko. Maglakad ka ba naman? 20,000 per day. Ewan ko na, hindi ka masanay. So, ayun. I think wala lang masyadong nasabihin ngayon. Tatapusin ko na lang yung challenge for this day. 20,000. Let's go. Time check, it's 10:30 a.m. Medyo late ako nag-start ngayon. Medyo late kasi ako nakatulog kagabi. Pero maayos naman yung tulog ko. So I need to catch up and para matapos agad yung challenge. Let's go. Alright, time check, it's 11:33 a.m. I'm around 7,000 steps. And grabe, pagod na pagod agad ako. Grabe, sobrang sakit agad ng paa ko. Kailangan kong umupo muna. Parang naninigas yung mga daliri ko sa baha sa sakit. Pero hindi tayo susuko, naban lang. Tatapusin natin tong challenge na to. Let's go. What's up, boys? Time check, it's 12:12 p.m. I think, and I'm around 9,600 steps. So, babalik ulit ako, pupunta ulit ako ng grocery para bumili ulit ng tuna. Yung same dinner na naman ako. And tuna lang bibilin ko. So, it might add up again around 3,000 steps tulad kahapon. So, yeah, I'm gonna be back in a moment. Alright, that's my beautiful car. So we're going to the grocery, but nope, not gonna happen. Not gonna happen, no? Lalakad tayo, hindi tayo mag-drive. Not gonna drive, we're going to walk. Ay, ang hirap, pinit ang challenge ito. Kapag nakagawa ito. Medyo lang. Nag-enjoy naman ako sa challenge. Yun, papunta ako ng grocery ngayon and I'll be back in a moment. Okay, so I'm back from the groceries. And time check is 1:15 p.m. I'm around 14,200 steps. And grabe, sobrang sakit lang pa ako. Pumunta lang ako ng grocery, ha. Grabe, so wala akong magpahinga muna. Around 6,000 na lang. Less than 6,000, and I think mga less than 1 hour tapos na yun, pero wala ko muna magpahinga, so medyo late ako matatapos ngayon, later than yesterday. So yesterday around 1:15 ako natapos, ngayon siguro around mga 2:30, 2:15, 2 o'clock tapos na siguro ako. So ayun, pahinga muna ako, guys. I'm back, guys. Time check is 2:38 p.m. I'm done. Hindi ko na maramdaman yung legs ko, yung kalampakan ko. Ewan ko kung bakit mas masakit yung left leg ko kaysa sa kanan. Yung kanan ko okay naman, pero yung kaliwa, grabe, sobrang sakit talaga. So, pauwi na ako. Pahinga na ako. See you tomorrow and day 4. That car. What's up, boys? I'm back. It's day 4. Time check, it's 11:06 a.m. Medyo late ako nakapag-start ngayon kasi sarap ng tulog ko kanina, eh. Siguro yun talaga, one of the benefits. Talagang makatulog ka talaga. Usually 6 hours lang ako natutulog per day. Pero last night, 12 a.m. ako natulog, pero alas 10 na ako nakabangon. So almost roughly 10 hours akong nasigaan, which is not me. So yeah, let's go. So I'm just gonna finish the challenge today. Hindi na akong masyadong sasalita.
siguro kasi baka maburingan na kayo. Tatapos ko na lang and babalik ako pag patapos na. Let's go. What's up, boys? Time check, it's 12:33 PM. I'm halfway done, 10,000 steps na. Lati na lang. And pahinga muna ako saglit. Medyo masakit na pa ako. Tapos after nito, pahinga lang ako saglit. Punta lang ako ng grocery, bibili ulit ako ng tuna paulit-ulit. Kasi nga yun yung dinner ko for these 5 days. And ayun, mamaya balik ulit ako kapag nakabili na ako yung pagpatapos na. Let's go. What's up, boys? I'm back. Time check, it's 2:40 PM. Medyo late ako natapos ngayon. I'm done. Day 4 is done. Isang araw na lang, matapos na. Grabe, parang mas kinaya ko siya ngayong araw. Hindi ako masyadong napagod. Parang hindi ako masyadong nagpenga ngayong araw. Parang isang beses lang ato ako nagpenga nung kalahati lang, nung 10K na. Pero after that, di na ako nagpenga. Pumunta ako ng grocery, tapos inuwi ko muna yung grocery ko, tapos bumalik ulit ako dito sa park para maglakad. Tuloy-tuloy lang. And still, it took me 3 hours to do it. So talagang siguro, talagang 3 hours talaga siya bago matapos. Pero ayun, day 4 is done. Isang araw na lang. Tomorrow is day 5. So let's call it a day. I'll wrap it up. I think mamaya magpapa-car wash lang ako kasi tomorrow is a big day for me. So let's go, guys. See you tomorrow for the last day. What's up, boys? I'm back. It's day 5. Last day na sa wakas, tatapos na sa ako. Kaya lang tatapusin ko na yung challenge. Hindi na ako masyadong masasalita and I'll be back kapag tapos na. And let's go. What's up, boys? Time check, it's around 12:14 PM. I'm halfway done. Pahinga lang ako saglit, tapos tuloy na ako. Let's go. What's up, boys? I'm back. Time check, it's 2:22 PM. I'm done with the challenge. Hindi ko na uulitin yun. Grabe, sobrang hirap, sobrang sakit ng paa ko. And yeah, sa wakas, tapos din. Siguro, tomorrow, I'll weigh myself. Titimbangin ko yung sarili ko, tignan ko kung nag-lose ako ng weight, kung nag-lose ako ng body fat. Tomorrow, pag-ising ko, discuss natin yung mga benefits, pros and cons, and kung ano yung mga natutunan ko sa challenge na to. Let's go! What's up, boys? I'm back. I did it. Nagawa ko yung challenge. It's amazing. It's fun. Grabe, sobrang hirap ng challenge. After 5 days, nagpahinga lang ako for 2 days straight sa bahay. Naiga lang ako, nagbasa lang ako, nanood lang ako sa Netflix. Kasi napagod ako sobra, kasi hindi ko naman siya ginagawa normally. Nag-workout ako, nag-jogging ako, pero hindi ako naglalakad ng ganun kahaba. So, I was walking more than 20,000 steps, approximately 16 kilometers per day. And masasabi ko talagang sobrang hirap niya. Pero kahit sobrang hirap, actually gusto ko nang sumuko nung mga nasa gitna, pero ginawa ko pa rin, tinapos ko pa rin, and I did it. Natapos ko siya. So let's go over with the results. So ginawa ko siya from October 19 to October 23, 5 days. That's Monday to Friday. So in day 1, I have 21,379 steps. On day 2, I have 22,827 steps. On day 3, I have 20,792 steps. On day 4, I have 22,713 steps. And on day 5, which is the highest, I got 23,984 steps. So almost 24,000 steps. So yeah, I did it for 5 days, 20,000 steps. And mahirap siya actually during the challenge. Akala ko hindi ko siya matatapos, especially nung first day kasi syempre simula pa lang, hindi ako sanay. So akala ko hindi ko siya matatapos, gusto ko na sumuko, sobrang pagod ko na kasi naglalakad ako for 3 hours
Although hindi siya straight, nagpapahinga ako, pero nag-accumulate siya around 4 hours kasama pahinga. Tapos sobrang init pa noon kasi naglalakad ako from around 10 AM until mga 1 to 2 PM. Sobrang tirik yung araw kaya ang init, which is nakakadagdag siya sa pagod ko. Pero sabi ko, sinimulan ko yung challenge, kailangan ko siyang tapusin. So ayun, tinapos ko siya kahit sobrang hirap. So let's talk about my diet during these 5 days. So actually, I have a good diet. Hindi ko lang ginawa itong diet na to for these 5 days. I actually have a meal plan every week. And I have cheat meals during the entire week, maybe 1 to 2 cheat meals, not more than 2. So during these 5 days, I'm eating around 1300 calories. So for breakfast, I'm eating oatmeal, banana, and eggs. For lunch, I'm eating rice, boneless, skinless chicken thighs, tsaka mixed vegetables. And for dinner, I'm eating again rice, some tuna, and some lettuce. And there are also some days that I'm drinking some protein shake. And nung day 5, pagkatapos ng challenge, so kumain ako ng lunch, and then I have my cheat meal, which is a low calorie ice cream. So that's a Halo Top ice cream, that's a low calorie ice cream, that's around 280 calories. So kung may ligas sa ice cream and you want a healthier version ng ice cream, you can check this out. Medyo pricey nga lang siya, pero worth it naman. So let's talk about the purpose of this video. So kaya ako ginawa itong challenge na ito kasi gusto ko talagang mag-lose ng weight. Kasi during the quarantine, syempre alam naman natin lahat tayo nasa bahay lang, sedentary lifestyle, wala tayong ganong masyadong ginagawa. And medyo hindi ako ganong nakapag-gym during quarantine, and medyo nag-gain ako ng weight. So I gained around 2 to 3 kilograms and medyo naging slightly overweight ako. So ang goal ko for this video is to lose body weight and to lose body fat. Before the challenge, nagtimbang ako. Ang weight ko is 74.6 kilograms with 24.8% body fat. And after the challenge, good news, I lost weight. So after the challenge, I'm around 73.2 kilograms with 23.8% body fat. So it means I lost 1.4 kilograms, so that's around 3 pounds, which is good. And I lost 1% body fat, which is around 0.7 kilograms or 1.5 pounds of body fat. So na-achieve ko naman yung purpose ko sa video na to, nakalose ako ng weight and ng body fat, which is good and which is also a healthy way of losing weight. And again, just a disclaimer, I'm not a fitness expert, I'm not a nutrition expert, I'm just doing this for fun, for myself, to be healthy and to be fit as possible as I can. So let's talk about the pros and cons of this challenge. So let's start with the negative first, with the cons. So number one is, it's really time consuming. So isipin mo, I'm walking for 3 hours during the day. So approximately 4 hours yung kinakain niya sa time ko per day para lang maglakad kasama yung pahinga, which is not ideal if you want to have an active lifestyle kasi basically 4 hours yung kinakain per day sa'yo. So kung nag-work ka, you have to allot 4 hours just to walk 20,000 steps. So which is not good. So number 2, it's tiring. Sobrang nakakapagod siya. Biruin mo, maglakad ka ba naman ng 3 oras straight? Ewan ko, hindi ka mapagod. And lastly, number 3 is I have foot aches. Sobrang sakit ng paa ko. Especially for me, I am flat-footed. So sobrang sumakit yung talampakan ko, yung ankle ko. Buti na lang I'm wearing a proper shoes. So kung hindi, malamang magka-injury ako kasi during the challenge actually may mga times na sobrang sakit ng ankle ko, akala ko may injury ako. So yun, that's one of the negative effects of this challenge. And now let's talk about the positive things, the pros. Number one, it's stress reliever and relaxing. Kasi kapag naglalakad ka, wala kang ibang iniisip, na-appreciate mo lang yung nature sa paligid mo kasi during those times naglalakad ako sa park. So there daming puno, daming ibon, yun, medyo nakaka-relax siya. So wala rin akong iniisip na kung anong problema or work or other stuff. I'm just walking, ganyan, and I'm just listening to music, listening to podcasts, watching videos during the challenge. So I'm hitting 2 birds at 1 stone. So habang naglalakad ako, I'm learning something. Number 2, I have high energy levels during the day. So kahit nakakapagod siya, pero sobrang taas ng energy ko compared before nung hindi ako naglalakad ng ganito karami. Siguro that's one of the positive effects talaga kapag naglalakad ka. You have high energy levels kasi it sets the tone for the day. So kasi sa umaga ko siya ginagawa. Umaga pa lang, dumadaling na yung dugo sa katawan ko kaya active ako sa umaga pa lang. Which is really good
to start the day. Number 3, weight loss. Walking is a good form of exercise. So I achieved my goal for this video is which is to lose weight. Nagawa ko naman siya. If you want to lose weight, lose body fat, you can do this exercise. And number 4, this is good for people who wants to start their fitness goals. Kasi basically you're just walking. Lahat naman tayo marunong maglakad, di ba? And it doesn't require a lot of effort, a lot of technicalities to do this. You're just walking. So kung gusto mo mag-lose ng weight, ng body fat, you can do this. You don't have to do 20,000 steps per day. Actually sobrang dami nun, overkill yun. So ikaw kung nagsisimula ka pa lang, gusto mo magpapayat, you can do small steps per day. Maybe start at around 30 minutes per day or roughly 6,000 steps per day. It's actually a good number if you want to lose weight. Just do it every day. So I think really consistency is the key when it comes to losing weight. And kung nagsisimula ka, hindi mo rin siya kailangan gawin araw-araw. Maybe start thrice a week. And then as time goes by, increase the frequency per week. Maybe gawin mo siya next week, gawin mo siya 4 times a week. And then after that, 5 times. And then tumating sa time na everyday mo na siya ginagawa, nakasanayan mo na siya. And then as time goes by, you can now increase the intensity from 6,000 steps. Pwede mong gawing 8,000 steps na or 10,000 steps. So the goal is progressive overload, meaning you increase the frequency or intensity of the workout per week para nag-i-improve ka every week. So that's it guys, mission accomplished. I did 20,000 steps for 5 days. So that's around 100,000 steps for 5 days. Sobrang dami nun. So if you learned something about this video, click the subscribe button, really helps me out. So if you are new to this channel, so this channel is about men's grooming, men's fashion, and men's lifestyle. Also, if you like this video, click the thumbs up below, really helps me out. That's it for me today. See you next time.